Sinampahan naman ang reklamo ang gambling tycoon na si Jack Lam dahil sa hindi pagsunod sa 60% Filipino ownership requirement ng kanyang Fort Ilocandia property. At may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Kung ano'y nahaharap sa reklamo ang paglabag sa anti-dumping law ang negosyante si Jack Lam o Lam Yin Lok base sa inisal na pagsilip ng VACC sa records ng ownership ng Fort Ilocandia property sa Ilocos Norte, lumalabas na hindi sumunod sa nakatakdang 60-40 ownership ang nasabing korporasyon. Illegal daw ang pagmamayari ng Fort Ilocandia dahil nag-layering o nagpatong-patong lang daw ng korporasyon ng Fort Ilocandia para palabasing Pilipino ang mayorya ng nagmamayari nito at sumunod ito sa nakatakdang 60% Filipino ownership na requirements sa batas. Sa nakuha kasing kopya ng Memorandum of Agreement na may petsa ng May 6, 2000, mismong si Lam ang nakapirma ng bilhin ng waterfront at Intellectual Group Limited na base sa British Virgin Islands ang Fort Ilocandia. Pero sa 2016 records ng kumpanya sa SEC, nakalagay pa rin na ang Grand Ilocandia Resort and Development ang nagmamayari ng 60% ng shares ng property at 40% lamang sa IGL. Kasama rin nahaharap sa reklamong paglabag sa anti-dummy law ang ilang pinuno at miyembro ng board ng Fort Ilocandia. Inihimok din ng VACC ang DOJ na silipin ang iba pang properties ni Lam, lalo't ang hawak nitong GMA International Entertainment Group Limited na isang investment holding company na nakabase sa Bermuda ay nakadeklarang may shares din sa ilang kumpanya dito sa Pilipinas, kabilang na nga ang Fort Ilocandia Resort and Hotel, Solaire Resort and Casino at ang Fontana Hot Spring Leisure Park. Dapat din daw maging warning ito sa mga abogadong nagpapagamit sa mga dayuhan para makapanloko sa tunay na nagmamayari ng kumpanya. Isusunod daw na sampahan ng disbarment case ang dalawang abogadong nagpagamit di umano kay Lam. Connie? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.